Tuwing pong naalala ng mga tao o ng sinuman ang buhay at ministeryo ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus, ay hindi po mawawala, hindi po makakaligtaan yung malaking bahagi sa kanyang buhay na kung saan he suffered. And in fact, finally, he died by crucifixion. Hindi po yun mamimiss ng sino mang magbabasa ng kanyang buhay. Pero dapat din nating alalahanin na maging ang kanyang mga followers ay ininform mismo ni Jesus that itong experience niya ng agony, suffering, and persecution will also have its proper place sa kanilang buhay as they follow and obey Him. Kaya nga, right after Jesus' ascension into the right hand of His Father in heaven, meron kaagad tayong nababasa sa salita ng Diyos of various record ng mga experiences ng mga followers niya, especially in the book of Acts, na sila ay nag-undergo ng the same. Halimbawa po, kung inyong maalala, nung pong nag-preach si Peter and John about the resurrection from the dead through the Lord Jesus Christ, sila po ay hinuli, ikinulong. Naalala nyo rin, kaagad sinabi sa atin, yung pagkakabato hanggang mamatay si Stephen. Nakakagulat na pangyayari, ngunit hindi nga dapat tayo magulat. Dahil mismo ang ating Panginoon, sinasabi niya, kung nag-suffer siya, lahat ng susunod sa kanya magkakaroon ng ganon, lalong-lalo na kung ito'y may kaugnayan sa kanilang pagtayo at paglilingkod sa Panginoon. Right after Stephen's death, na inaprubahan ni Pablo o ni Saul nung time na yon, Saul himself made havoc of the church sa Acts 8. Sabi dito, entering every house and dragging off men and women, committing them to prison. Si Herod, maging yung nasa pamahalaan, Herod harassed the church and killed James. Dahil sa kanya, sa Acts 12, sinabi, he put him in prison, delivered him, no, sa prison na ito, but later on, alam natin, he killed James, the brother of John, with a sword. When you go to the book of Hebrews, sabi sa chapter 11, still others had trial of mockings and scourgings, yes, and of chains and imprisonment. They were stoned, they were sown in two, they were tempted, were slain with a sword. They wandered about in sheepskin and goatskin, being destitute, afflicted, tormented, of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and mountains, in dens and caves of the earth. Kaya nga ako nagtataka bakit may naniniwala dyan sa health and wealth and prosperity gospel. Because if you would read scriptures, Jesus Christ Himself said, kung siya ay nagsuffer, those who will follow Him should expect that. Hindi dapat tayo magulat. Kahit nga si James, sinasabi niya, when we encounter various trials, yung various na yun, sabi niya, multicolored yun. Yung mga trials na darating sa atin. At kung titignan natin ang church history, throughout the church history of the church, many Christians face agony, sufferings, and even persecutions because of following and obeying Jesus Christ. And if you ask me the question, how about today? How about our future? Ano bang future na hinaharap din natin? The Lord already prophesied that as the day of His return comes nearer, this agony, this suffering, this persecution will become intense to the point that He called it as the time of the great tribulation of the church.
Diba sa Matthew 24:21, there will be great tribulation such as has not been since the beginning of the world until this time. No, nor ever shall be. So kung magbabasa ka ng kasulatan ng Diyos, masusumpungan mo sa turo ni Jesus, sa turo ng kanyang mga apostol, inilahad ka agad sa atin kung ano yung sinasabi ni Jesus na kapag tayo'y sumunod sa kanya, kapag tayo'y tumayo, in His name, in this world, the world will not love us. Hindi yun ang magiging resulta. Kaya po dapat tayo mga Kristiyano na nagbabasa ng salita ng Diyos should have been expert in facing various difficulties in life. Kasama na rin dyan yung mga personal difficulties natin kasi marami tayong sufferings na maaaring hindi katulad nun. Pero mga sufferings na halimbawa yung anak mo, hindi pa Kristiyano. Lumalaki siya, tumatanda na. Hindi ba yan isang malaking kabigatan sa buhay ng isang magulang na nagmamahal sa kanyang mga anak? O maaring asawa mo? O maaring magulang mo na nakikita mo malapit na sa hukay, ngunit malayo pa sa Panginoon? You know, as a pastor, my greatest pain is connected with people na tinuturuan ko tapos biglang kinuha ng Panginoon. Minsan nga gusto kong umangal. Currently, tinuturuan ko bakit mo kinuha. Na hindi ko alam kung Kristiyano yan o hindi. Nung nandun kami sa Espanya, mabuti na lang yung isang anak ng miyembro namin, teenager, matagal nang may sakit sa dugo. Pero nananampalataya, namatay siya. Pero hindi ako masyadong bagabag dahil nung nakausap ko siya, talaga siyang mananampalataya. Kahit bata pa siya, hindi siya maangal sa sakit niya. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi ko alam kung sa ganung edad nagkaroon ako ng ganung sakit. Tapos mahirap ka lang. Alam niyo, malaki ang gastusin sa ganun. Mananatili kang tumitingin, umaasa sa Panginoon. Pero hindi yun . Ang kalungkutan ko nung nandun ako sa Makati, yung church namin, may tinuturuan ako. Elementary, kasi mahilig po ako magturo sa bata kahit ako yung pastor ng church. Hindi ko yung makalimutan, nagpakamatay, elementary. Kasalukuyang estudyante ko sa Sunday school, sa sobrang hirap sa buhay, nagbigtit. Hindi kayang tangkapin ang isip ko na ang isang bata, pwede niyang gawin yun. Tapos nung nandiyan ako sa Cavite, ganun din. Nag-Sunday school din ako sa mga bata, sa tulong ng ibang miyembro. May isa nasagasaan, namatay. Tapos may isa na, di ba nauso yung dengue? Tinuturuan mo, batang babae, masipag sa Sunday school namin na dengue, patay ka agad. So, iba-ibang pain meron tayo. Nadaranasin natin sa ministry, sometimes magtatanong tayo sa Panginoon. Pero dapat hindi tayo naso-surprise. Dahil ang Diyos ay inaalaw ito, kaya nga marami nagtatanong. Marami pong difficulties, nandiyan na ang sipag-sipag mo sa trabaho, hindi ka napopromote, ang napopromote yung mga kapit ng kapit doon sa kanilang amo. So, how do you respond when seemingly unjust yung kabigatan na dala mo sa buhay? Kasama yan sa maaring maranasan ng mga mananampalataya. Huwag po kayong maniniwala sa Ebanghelyo na sasabihin sa inyo na kung kayo ay matapat na matapat sa Panginoon, hindi mangyari yan. Hindi sana hindi nangyari kila Peter.
kila Paul. Kaya ba nating tapatan yung katatagan nila sa paglilingkod sa Panginoon? Hindi nga eh. Pero tignan mo, anong nangyari sa kanila? So anong assurance ang kukunin mo sa Bible pagka ganun yung turo? Samantalang yung mga nauna sa atin, kitang-kita natin, nangyari sa kanila yon. Ang tanong, nagpapabaya ba ang Diyos? Pinabayaan? Iniwanan ba sila? Dito po sa aklat na pili ninyo na pagbulay-bulayan natin, si Pedro yung sumulat ng First Epistle. Sa mga Hebrew Christian, hindi naman exclusive, but nandun sila sa point in time na they are facing a time of great difficulty. Acute trials, suffering, and even persecution. Hindi natin alam kung ano yon. Halimbawa, kung nasundan po ninyo yung Ukraine, ang Ukraine po pinakamaraming Baptist sa buong Europe. Baptist churches. Hindi nila na-imagine na one day, mangyari sa kanila yon. Na-disperse sila, iwanan mo lahat, iwanan mong bahay mo, nasira lahat, everything else. Eh kung matanda ka na, diba? Eh ngayon ang malungkot, yung mga professing Christians nag-aaway, kasi may churches na mga Ruso, Baptist na mga Ruso, eh dahil Ruso sila, pinipersecute sila, binuduraan sila, minumura sila, na mga Baptist na Ukrainian. Dahil lamang na yun ang gera sa kanila, mga Ruso. So we can be tempted sa ano pa mang bagay. O kaya tayo na sinasabi natin, mga reformed tayo. Paano ba natin tinuturing yung iba? Ang lungkot naman, ang kapwa mananampalataya ang nagpe-persecute. Ang kapwa mananampalataya dahil full gospel sila, Armenian sila, o kung ano pa mang sekta sila, dahil hindi sila reform katulad natin. Hindi sila Calvinist katulad natin. Nakakalungkot. Pero ito po pwedeng mangyari. Diba? Nangyayari din nung unang panahon sa kanila, yung ibang mga Jewish Christian na naging Kristiyano na hindi pa nagmamature, na-persecute din nila yung mga Gentile na Christian. Kasi meron silang mga gusto na dapat gawin nila. At pag sabing hindi mo yan ginawa, hindi ka tunay na Kristiyano. Kaya nga dapat nag-iisip mabuti ang bawat isa sa atin, because katulad ng binasa kanina, nakikita nyo, sinasabi ni Pedro, yung Diablo, pwede niyang gamitin yon. He could take advantage of our difficulties in life, our sufferings, our agonies, in order, no, na magkaganon tayo. At yun nga yung iniingatan ni Pedro. Dahil nandun sila sa ganong katayuan na may kabigatan na pinapasan, hindi na lang to individual, kung hindi as a church. Sinasabi niya, maging vigilant kayo o watchful kayo. Kasi yung Diablo might take advantage of it and wreak havoc among ourselves because of suffering. Diba? Minsan eh, aangal yung member. Bakit ganun? Di ako tinutulungan ng church. Si pastor, tinulungan si kapatid na ganito. Pero ako parang ang lamig-lamig niya sa pagtulong o yung mga diakono. So, pwedeng gamitin ng Diablo yun to wreak havoc. Tapos magkampiyan yung church. O nga, ba't hindi tinutulungan ng mga leaders natin ito? Bakit siya, ano, tinulungan nila? Ano yan, nadi-discriminate ba? And so many troubles can come to us. At yun din yung concern ni Pedro dito. Kaya nga nabanggit niya yung Diablo eh, kung nakinig kayo doon sa pagkakabasa. Naghahanap lang ng butas, naghahanap lang ng pagkakataon upang gamitin niya ang okasyon ng anumang agony na meron tayo sa mga miyembro o sufferings or trials or difficulties sa buhay upang ihasik niya either ang pagkakahati-hati o kaguluhan sa iglesia.
Kaya mahalaga na makapagbigay siya ng encouraging word. Sabi nga ni John MacArthur dun sa commentary niya, and I quote, "Since the believers addressed were suffering escalating persecution," ibig sabihin, habang lumilipas ang panahon, tumitindi. Nag-escalate yung persecution. "The purpose of this letter was to teach them how to live victoriously in the midst of that hostility." Yung tulungan, yung mga mananampalataya, how to live, hindi sinabing how to pray na mawala yung hostility na yon. Diba, pag kami kabigatan tayo sa buhay, ang unang gusto natin, tanggalin ng Panginoon. Pag hindi tinanggal ng Panginoon, o hindi nag-provide ng Panginoon, parang napakabigat ng kalooban natin sa Panginoon. Napakabigat ng kalooban sa paglilingkod. Eh dito, it was to teach them how to live victoriously in the midst of that hostility. Sabi niya, one, without losing hope, without becoming bitter, second, third, while trusting in their Lord, and fourth, while looking for His second coming. So, yun daw yung nice gawin ni Pedro dito. And so, as Peter summarizes his message of hope to them in chapter 5, ang unang pinaalalahanan niya muli, yung mga leaders ng church. Kaya sa verses 1 to 4, ina-address niya yung leaders primarily patungkol doon sa kanilang pagtuturo, sa kanilang pag-shepherd ng iglesia, sa kanilang pag-lead at pag-manage ng iglesia. Napakalaga po. Kasi po, ang itinakda ng Panginoon na ikalalago at ikakatibay natin bilang mga miyembro, itinaya niya sa mga pastor. Sa inyong pastor. Ako po'y pastor, pinili niyo ako pastor. You see? Ang pastor niyo, kung sino yung pastor niyo, doon itinaya ng Panginoon, kung babasahin niyo sa Ephesians, yung inyong ikatitibay at ikakalago bilang Kristiyano. Hindi po yung mga pastor dyan sa internet. Huwag niyo pong isi-shift yung confidence niyo for spirituality, for growth, dyan sa mga sikat na nandyan sa TV. Kahit na yung kinote ko po na si John MacArthur. Hindi po. Sa inyong sariling pastor. At ito, ganun ang sinasabi ng Diyos. Dito sa mga pastor na to, in verses 1 to 4, sa ganitong kalagayan na may escalating persecution, pinagsabihan niya yung pastor. Apat na verses yon. Tumayo kayo talaga bilang pastor ko. Tayuan niyo mabuti yan. Kailangan kayo ng mga miyembro sa ganyang kalagayan. Pagkatapos niyang i-address yun, doon lang siya nag-move doon sa mga members. Yung binasa ni Pastor Nick sa verses 5 hanggang verse 10. And this morning, we just want to focus our attention doon sa verse 10. "But may the God of all grace, who called us to His eternal glory by Jesus Christ, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you." Ano bang ginawa ni Pedro? Ang isang ginawa ni Pedro sa kanyang pagtatapos is to focus their attention to the God that they adore and serve. Two things ang hinighlight niya, at ito yung nais nating tignan sa umagang ito. Una po nating tignan is the God we adore and serve, sabi ni Pedro, is the God of every grace. Ilagay niyo sa isip niyo yan. Sa pagharap natin sa mabibigat na sitwasyon sa buhay, don't forget that the God you adore and worship is the God of every grace. So ito yung bidding niya. Look to the God of all grace. Ang ibig sabihin niya, God is the source, God is the possessor, God is the giver of all grace. Anumang grace ang kailangan natin,
Huwag mong kalimutan, lalong-lalo na sa isang kalagayan na humaharap ka sa mabibigat na sitwasyon sa buhay, look to this God. Diba naalala nyo si Apostle Paul, sinabi niya sa 2 Corinthians 9 verse 8, "And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have abundance for every good work." Yung binasa sa atin ni Pastor Nick sa Psalm 84, "For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give what? Grace and glory. No good thing will He withhold from those who walk uprightly." So kung pag-iisipan natin ito, ano yung sinasabi ni Pablo, ay ni Pedro? He is not the God of a little bit of grace. Ano, baka machambahan mo, mabigyan ka kahit yung parang yung picture na yung nalalaglag sa tinapay ba? O pulutin mo. Di lumalapit pa rin ako, baka makachamba ako kahit mumumumu lang. Biyaya pa rin niya. No! Hindi yun ang sinasabi ni Pedro dito. Hindi niya sinasabing God of a little bit of grace, or hindi niya rin sinasabing He is a God of a lot of grace. Maraming biyaya ang Panginoon. Baka mabigyan niya ako kahit isa doon sa buhay ko, no? Ay, anong sinasabi? He is the God of all grace. How much grace? Sa Greek po yung all, ang meaning po niyan, all without exception. All conveys the idea of comprehensiveness and universality. So, nung sinabi niya yon, God's grace, sabi niya, isipin mo, this God, no? Eh, yung grace niya is comprehensive. Universally sufficient for every need of any and every believer at any and every time sa kanyang buhay. The God of all grace has grace also for all. Kaya nga tignan ninyo, diba, napakabiyaya ng Diyos. Ang Diyos nakikita natin through common grace and through providence. Kahit hindi mananampalataya, kahit papaano dito sa mundo na ito na meron siyang pangangailangan, nakakatanggap siya ng tulong. Kaya nga minsan naiisip niya magpasalamat sa Diyos. No? Pero yung Diyos na hindi naman niya talaga kilala, pero naisip niya, binayayaan siya ng Diyos. Yung ilagay siya sa isang magandang sitwasyon sa buhay. Nakapag-asawa ng mayaman, kaya kumpara sa atin, nag-struggle tayo economically, siya hindi. Di ba? Minsan gusto mo pong umangal. Di naman mananampalataya, bakit ganun ang Diyos? Tayo. At ang hirap-hirap ng buhay natin, sila parang di nahirapan. Naalala niyo si Asap, di ba? Pero hindi sila hirap sa buhay. Pero tayo, tingnan mo. Hirap na hirap tayo sa buhay. Ba't ganun? Diba? Kasi nga, mabiyaya talaga ang Diyos. Diba? There is grace for all. Kaya lang sila, hindi nila i-recognize ni hindi sila magpasalamat. Diba? Yung narinig nating patuto, may point sa buhay na ni hindi siya nagpapasalamat sa Diyos. It implies yung infinite fullness of His resources. Hindi ito mauubos. It also implies infinite variety of resources. Maraming pamamaraan. Ang mabigat lang sa pag-aaralan natin, ang isa sa pamamaraan na ibibigay niya yung grace is through my suffering and your suffering. Payag kayo. Maraming Kristiyano ayaw mabiyayaan ng Diyos through suffering. Gusto nila mawala yung suffering. Huwag mo na akong biyayaan, Lord. Sa'yo na yung all grace na yan. Huwag lang ako mag-suffer.
matandaan natin, the grace of God is all sufficient, fitting each necessity as it arises. Nasubukan niyo ba sa buhay na gipit na gipit ka, tas kung ano nun ay naisip mo? Nung pala, wala naman mangyayaring kung ano. Nasa isip mo lang. Diba? Yung takot na takot ka. Naku, pag hindi ko nagawa ito, ganitong ano eh. Anong gagawin mo? Diba? Yung iba sa kagipitan, hawak niya yung giving ng church. No? Kailangan ng anak ko, wala talaga kami yung pera. Utangin mo sa Panginoon. Okay, inutang mo sa Panginoon. Tinanong mo ba ang Panginoon kung gusto niya ipautang sa iyo? Yan ang problema. Eh kung hindi mo tinanong sa ang Panginoon at kinuha mo yan, kahit sabihin mo babalik, hindi ka na nagpaalam, eh, hindi rin maganda yan. Kasalanan yan. Pinakikialaman mo hindi sa iyo. Kasi, pag nagipit tayo, sabi ng mga Pilipino, kahit sa patalim, dapat kumapit. Huh? Sabi ng Biblia, kumapit ka sa Diyos mo. Di ba may Diyos ka? Sabi mo, oo. Alam mo ba kung sino yung Diyos mo? He is the God of all grace. Eh bakit ka kakapit sa patalim? Di ba dito sa iglesia, ang daming one another principle sa New Testament? Tama o hindi? May kapatid tayo, nalagay talaga sa pangangailangan kahit anong suri natin, nangangailangan nung time na yon. Eh sa dami nyo, madaling tulungan yun. Pero, kung kulang din, hindi ganong kalaki yung pagmamahal natin, ganito kalaki yung pagmamahal natin sa ating kapatid, ganito kalaki naman yung pagmamahal natin sa perang pinaghirapan natin. Mahirap tumulong sa kapwa kasi ganito lang kalaki yung pag-ibig. May pag-ibig ako sa kapatid ko, ganito kalaki, pero mas malaki pa rin yung pag-ibig ko sa perang pinaghirapan ko. Paano ka makakatulong? Paano ka makikiisa? You see, sometimes the blessing of God is not through suffering, but it is through the things that others, na ang assume ng Panginoon, may pagmamahal sa kanyang brother. Gusto kong makilala kayo ng mga disipulo ko sa pamamagitan ng inyong pagmamahalan sa isa't isa. Hindi po sa mga doktrina. Hindi po sa kung ano-ano. Eh, susubukan ng Diyos. Ang assumption ng Diyos, meron tayo noon dahil disipulo tayo. Pero hindi tayo makatulong dahil nga hindi tayo nananalangin na mas lumaki yung puso ko para sa iba kaysa sa pera ko, sa pag-aari ko. You have to ask God, God, give me a big heart that will include all my brothers and sisters in the church. That I will love them the way you have loved them. And I want to know, Lord, I want to be known as a disciple of Jesus Christ who has love for one another. You see, marami namang magagandang turo sa Biblia. Maraming mga provisions ang Lord para sa kalagayan ng iba, pero ayaw imulat ng ibang mga Kristiyano yung kanilang mga mata doon sa variety of resources. Di ba sinabi ko sa inyo, maraming resources ang Panginoon. Variety siya. Kayo ba ay biyaya ng Diyos? Siyempre, kung Kristiyano ka, ako'y biyaya ng Diyos. I am what I am because of the grace of God. Kaya nga minsan, makikita ninyo, pinakita sa atin sa early church na yung una nagsama-sama, nung napoform yung church, maraming mahirap po eh. Anong ginawa ka agad, di ba? Hindi naman talaga sang katerbang turo tinanggap ng mga iba doon, pero yung mga may kaya suddenly were even selling just to
be able to help yung iba na naging mananampalataya na. Pero sa ganung kalagayan, may pagsubok din, nakikialam ang diablo. Kaya naalala niyo yung kwento ni Ananias and Sapphira. Eh, napasok ng diablo eh. Kaya ganun ang nangyari, and right there and there, para ipakita sa iglesia, they died. Isang galing yung suddenly, may pagmamahal sila sa isa't isa. Suddenly, they were willing to sell off some of the things that they have just to be able to help others. That's the new covenant. I will write. Ang difference nito sa old po nandun sa tablet, pero sabi ng Lord, I'll make it new. The covenant I will make with you something new. I will write my laws there in your heart. May mga demonstration nga sa atin. Kaya nga, napakasaya, napakaganda magbasa. Hindi lamang persecutions. Meron mga means ang Diyos coming from being the God of all grace to meet the need of others. God has a plan and provision for every situation that we as a church will face in life. Konti pa lang nga nakikwento sa akin ni Pastor Nick. Pero kung babalikan nyo siguro yung 21 years, kung idagdag pa siguro yung ibang years pa na yung iba ay magkakasama na dito, marami kayong makikwento, marami kayong makikita how God has graciously been towards you during those time na you decided really to follow Him and to follow His Word. Marami. Ano yung istorya na yon? It's not about you. It's about what God did during those times. Difficult times, maybe lonely times dahil may mga friends tayo na wala na sa tabi natin. Yan ay kabigatan sa puso din. Pero kung makita natin na yan ang magiging kabayaran sa pagsunod kay Jesus, diba? Susunod ka. Pero may kabigatan ka rin dala. Pero sa amin ni Jesus, ganyan ang pagsunod sa Kanya. Pag sumama ka at lumakad, lumalakad kay Jesus, yung iba na ayaw pumasok dun sa makipot na daan na yon, may iwan. O mapupunta sa ibang daan. Napakalaga nito because God is a God of all grace. Every problem you encounter already has a divine solution. Diba? Yun nga sinasabi sa atin eh. Ano sabi ni Pablo? Sa pagdating sa temptation. Alam niya ninyo, yung turo niya sa Corinthians. Nasa isip niya yan. There is a way of escape. Tama? Meron. Eh bakit ka mahuhulog sa kasalanan? Dahil lang may problema ka, dahil may pressure sa'yo. Nandiyan yung mga kapatid mo na handang tumulong, makiisa sa'yo, nagmamahal sa'yo. Bigayan ng Diyos sa atin. Alam nyo sa iglesia, I am a gift to you are a gift to me. I am a grace of God to you are a grace of God to me. Kaya nga sangkaterba, one another principle dun. Magbasa kayo, sangkaterba siya. Because God, kung sasamahan pa natin yung spiritual, meron pang mas matitinding binigay ang Panginoon. Hindi lamang yung bagay na yun sa mga in need. Merong spiritual gift, di ba? Yung spiritual gift niya, help. Kaya nga merong mas umaangat na membro sa iglesia pagdating sa pagtulong sa iba. Sa pagtulong sa pangangailangan ng iglesia, bakit umaangat? Dinisign nga ng Lord yun eh. So lahat tayo involved, pero meron siyang inangat. And He gave that person the gift of help. I hope naunawaan ninyo. He will give. So in your time of trial, come as a needy soul and ask, and He will give you abundant grace to meet your need. Ito yung perspective na gusto ni Pedro na maalala nila, especially
at that time of distress and difficulty. Meron kang Diyos? Yes. Kilala mo kung sino yung Diyos na ito? Opo. Sino tong Diyos na to? God is the God of all grace. But secondly, sinabi niya, not only that the God we adore and serve is the God of every grace, but the God we adore and serve is the God who called us. Ano bang, ano, pag, misa nga iniisip ko, kung in need ako, tas matindi yung need ko, ano bang halaga na isipin ko God is a God of all grace? May konting pag-asa, parang ganon. Pero pag iniisip ko, He is the God that I serve, the God that I adore, is the God who called me. Parang walang dating eh. Kung may problema ka eh, no? And so what? If God called you? No? Makakain ba yan kung gutom ka? Tignan po natin yung sinasabi ng Panginoon through Peter. When we try to focus our attention that the God we adore and serve is the God who called us, one, sabi ni Pedro, He is the one who summoned us in Christ with a view to His eternal glory. With a view to His eternal glory. They are reminded that God is the one who called them to His eternal glory in Christ. Pag sinabi yun, ang unang pinag-uusapan po, nire-remind ni Pedro, iniligtas ka ng Panginoon. Yung pagkakatawag sa iyo, may kinalaman sa ikaliligtas mo, hindi sa ikasasama mo. It is unto eternal glory, at sabi niya, it only comes in Christ. Kasi po yung salitang call is not merely an invitation. Iniinyayang ko kayo natanggapin o i-reject ito. Bahala ka na kung anong pleasing sa'yo. Kung hindi pleasing sa'yo, edi wag. Kung pleasing sa'yo, tanggapin mo. Ay hindi po ganun. Kaya ang ginamit ko, He is the one who summoned us. Kasi it is a divine summon. A royal command. Command yan. It is a royal command which the recipient must obey and cannot ignore. Naalala nyo si Lazarus yung namatay. Di ba? Patay yun. Tawagin man ni Jesus yun, wala naman mangyayari dun eh. Patay yun eh. Hindi siya maririnig. Tama? A divine summons yun. Bakit narinig ni Lazaro? Kasi bago nagsalita ang Panginoon, may nangyari na sa kanya. Nagkaroon na siya ng buhay, kaya pagsabi ng Panginoon, kaibigan, lumabas ka dyan, tumayo ka dyan. Narinig niya. Diba? Tayo patay sa kasalanan. When calling, yung divine summon ng Panginoon sa atin, it's like that command. Rise up! And so the one cannot help but rise up. Kasi nakatanggap siya na siya lang yung makakarinig. Diba kayo, may nagpapatotoo dito, hindi ko naman narinig yung tawag sa inyo ng Panginoon sa kaligtasan. Kaya nga may nagpapatotoo. Si pastor, hindi niya narinig. Hindi naman kaming mga pastor, i-interview namin kayo dahil hindi ko yan i-interviewing. Bakit? Kasi narinig ko, hindi naman tinawag talaga yan. Hindi ganun ang pastor. Ang pastor, gusto kong doon niya marinig kung anong sasabihin mo patungkol sa pagkakatawag ng Panginoon. At tinitignan mo lang, bine-verify mo ayon sa salita ng Diyos kung tama yung pagkakatawag niya. It is a divine summon. The calling is effectual because it is the consequence of election by which God chooses, sanctifies, and summons us to obedience. So sabi ng Panginoon, yan yung pagkakatawag mo. You are summoned to obey
the God whom you adore and serve. Kaya nga sinabi niyan, He called you to His eternal glory in Christ. What it means is that God called them effectively in Christ. Kaya mo yan kasi sumasa iyo ang aking anak. Nung tinawag kita, sumain niyo si Kristo. He didn't call you to condemn you, but to bring you to His eternal glory in Christ. At kung titignan mo anuman mangyari sa iyo, you will dwell in His presence throughout eternity. Your calling is that you will share in God's eternal glory. Kaya nga, di ba si Pablo, maalala nyo, there is nothing in this world that can separate you from God. Ano yung mga binanggit niya? Shall distress, shall tribulation, or shall this kind of suffering separate you from Him? Hindi. Huwag mong hayaan mangyari yan. Huwag mong piliin yung direksyon patungo dyan. Kasi hindi yan yung calling mo. There is nothing in this world that can separate you from your Savior. So when you find yourself in a difficult and most trying situation in life, put God's calling and purpose for you in right perspective. In your trial, look ahead to what God has promised for those whom He has called. And you can trust Him sa bagay na yon. He will. Yung mga apostle, sabi natin namatay sila, naghihirap sila. Kahit nga si Abraham, di ba? He was looking for something else. Kala niya nung una, lupa eh. Ano yan lupa? Pag namatay ka, iwanan mo yan. Di ba? Nakita niya yung glory. There is something he saw that is so glorious for him na finix niya na yung attention niya doon sa bagay na yon. John Calvin comments, Peter calls God the author of all grace and reminds them that they were called to eternal glory. His purpose, no doubt, was to confirm them in the conviction that the work of their salvation, which He had begun, would be completed. Huwag ka mag-alala. Maaring persecuted, pinapakain sa leon yung iba. There was a point in history, alam nyo ba, nung maraming nagiging martyrs. Pwede namang umalis yung mga Kristiyano sa ibang, pumunta sa ibang lugar. Pero alam nyo, maraming Kristiyano remained because they want to stand for Christ in that way and be a martyr. Di sila takot. Hindi sila natatakot na kainin sila ng leon o itapon sila kung saan o sunugin sila. They were willing. They will not leave this place. They never condemned other Christians who decided to move to other places. Ang daming Kristiyanong ganun nung time na yon. Kaya nga maraming nagamit dun sa arena ng mga Romano na kung saan ang ipinapakain asang entertainment nila ay yung paghihirap ng mga mananampalataya. Naalala nyo nung time ni Nero. Ito yung time na malapit si Pedro. Sinunog niya yung Rome para hindi siya mapagbintangan. Ang itinuro niya yung mga Kristiyano. At gabi-gabi, tinotorch niya yung mga, ginawa niyang torch yung mga Kristiyano. Gabi-gabi po yun. Kaya mawawala yun, yung gabi. Kinabukasan, pagdating ng paggagabi na, sisindihan niya na naman yung mga bagong nakataling mga Kristiyano doon. Can you imagine that? Kaya nga ako, pag iniisip ko, ano pa yung Great Tribulation na hindi dinanas ng Kristiyano? Diba? Ang tingin ko, ang sabi lang ng Great, eh buong mundo. Magiging worldwide talaga yung persecution, abuti natin. Nung time nila, hindi pa ganun. But there will come a time, I believe, it is great because all Christians everywhere under the Antichrist will be persecuted.
Yan ang future natin. Alam niyo ba? But even that cannot separate us doon sa promise ng Lord, yung eternal glory. Pero may pangalawa po na medyo mahirap. Inisip natin, grace and glory. Eto na po, merong gusto si Pedro ma-realize nila. Between the grace and the glory, anong sabi niya? He is the one who allows us to suffer for a while. Kasama sa design ng Panginoon, yung suffering. Peter here is saying that the call comes, but the glory does not come immediately after the call. Nakukuha nyo? Diba? Dumating yung tawag, yung divine summon, na born again kayo, naging mananampalataya tayo. Pero yung promise na glory with Christ, the eternal glory, does not come immediately after the call, sabi ni Pedro. The sufferings come between grace and glory. Okay? Between grace and glory, yung eternal glory natin with Christ, somewhere along there, sabi ni Pedro, God, the God whom you serve, the God whom you adore, has allowed us to suffer, meaning dinugtong, for a while. For a while. The sufferings comes between that grace and that glory. Ito yung talagang mahirap sa atin. Kasi nga, bombarded tayo kung saan-saan na ang blessing ng Diyos eh walang suffering. Kung bless ka ng Lord, di ba? Para bang ikaw yung pinakamayaman. Ikaw yung hindi tinatablan ng kahit anong sakit. No? Na lahat ng endeavor mo parating success. Bless na bless ka ng Lord. Yan nga yung mga false prophet. Bakit? Kaya nga ayaw nila magbasa ng Bible eh. Pag binasa pa nila, mali-mali, misang putol. Diba? Sabihin eh, diba ang Diyos mo, diba ang hari. So ikaw, pag naging born again ka, anak ka ng Diyos. Tama? Tama po. Kung may hari, may prinsipe. Prinsipe ka. O biri mo, ginawa ang prinsipe, tapos naghihirap ka. Hindi yan ang biyaya ng Diyos. Kaya nga ano, kailangan mo lang ng faith. Diba? Paglalaroan ka. Pero, yun ba turo sa Bible? O kaya sabihin, anak ka ng Diyos. Oh. Eh kung anak ka ng Diyos, bakit ganyan? May kotse ka. Laos na yung kotse mo ha. Kaya mga pastor, ang gaganda ng kotse, di ba? Nung bumalik ako doon sa graduate school na nag-aaral ako, sabi ng security guard, oh, pumasyal ka, Pastor Joey. Hanggang ngayon ba naglalakad ka pa rin? Sabi niya sa akin, burang gusto kong matunaw ba? Doon na lang ako sa moon. Parang, suddenly parang pakiramdam. Yung mga kaklase mo, alam mo, nagbabalikan dito, gaganda ng mga ano. Hindi ko sinasabing mali yun. Wala akong sinasabi pong ganon. Pero parang nung time na sinabi niya, parang pakiramdam, pagpasok ko doon sa seminary, parang pakiramdam mo kahabag-habag akong pastor. No? Doon sa security guard, dahil sabi niya sa akin eh, hanggang ngayon ba naglalakad ka pa rin? Kasi nung nag-aaral ako, naglalakad lang talaga ako, nagbubus lang ako eh. Sa EDSA, tapos lalakarin ko yung hanggang doon sa ATS. Eh minsan, di ba parang, blessed ba talaga ako ng Lord? Ba't yung mga kaklase ko, blinays niya ako yata, hindi. Mali yata yung pagkakatawag ko. So, kasi nga, bombarded tayo eh. Diba? Kabila-kabilaan eh. Pero ako naramdaman ko rin yun. Parang, kung nandang ko sa seminary, gusto ko lang umuwi. Parang gusto ko na maglaho ba? Kasi pakiramdam ko, habag-habag ako eh. Pero siyempre, natututo tayo, eto, kaya niyong tanggapin. He is the one who allows us to suffer for a while. Because, yes, the call has come, and because the call has come, it is an effectual call. We are now
under the grace of God. And we are the grace of God Himself because God dwells with us. Ang proof nga na God is gracious is not only in Christ, but also for those who are in Christ. Tayo yun. No? Pero nililiwanag, the suffering is part of the call as well as the glory. So naisip ko noon, bakit yung mga apostol, noon iniisip ko kaya sila ganyan kasi mga apostol yan. Hindi man tayo apostol eh. Pero naisip ko noon, natutunan ko to. They understood what Peter is telling. Suffering is part of the call. As well as the glory. Magkakasama sila. Diba? Hindi ka makakarating doon na hindi ka dadaan dito. Dadaanan mo yan. Peter specifies that entering God's glory takes place after the believers have experienced a short period of suffering. A little while, literally, wala yung while sa Greek. Little lang. No? Which could refer to yung duration, yung haba, o yung degree, yung lalim. Di ba may iba, nasugatan, sabi natin, hindi masyado masakit. May iba, yung pagkakasugat, mahaba, pero hindi masyado masakit. May iba, sugat, maliit, eh ganyan, yung pakong pumasok sa paa, ganyan kahaba. Talaga hindi niya matungtong. Eh yung isa, nahiwa lang, sa paa, mahaba nga, hindi malalim. So yun ang ibig pong sabihin. Either it refers to both of them, depende kung nasaan yung suffering mo. So ikaw yung uunawa. Am I passing through a suffering that is going to take for a long time? Or the degree of the suffering, matindi. Ano bang kayo, papiliin kayo? Kainin ka ng leon o unti-unti kang masunog? Wala po, Panginoon. Kahit anong gawin nyo, wala akong pipili, kayo na lang mamili. Bahala na ako. Bahala na. Parang, hindi pagpipili yan, Panginoon eh. Eh, kasama sa calling mo eh. Oh. Naunawaan nyo, I believe that the apostles, many earlier Christians never understood that suffering, eh ganun. Kaya nga, wala kang masyadong turo dito na how to escape that suffering. Hindi mo may makikita. No? Pag inisip mo yan, isa lang kasagutan. You want to escape? Leave Christ. You want to escape? Compromise Christ. Alam mo lang yan. I-compromise mo. Si Kristo na nasa iyo, i-compromise mo yung pagsunod mo kay Kristo. Yung sinasabi ng maraming Pilipino, ano? Siguro maunawaan naman ng Diyos kung bakit ko nagawa ito. Diba? Ilang beses ko yung narinig as a pastor sa mahabang panahon na pastor ko. Pastor, siguro naman maunawaan ng Diyos kung bakit ko nagawa yun. Ano kaya ang ibig niya sabihin? Ako tatanong, anong ibig mong sabihin? That God has tolerated your sin? Linawin mo sa akin kung anong ibig mo sabihin na maunawaan ng Diyos. Na maunawaan ng Diyos na yung ginamit mong pamamaraan, ang tangi lang pamamaraan. Parang ma-overcome mo? Eh, hindi po, di ba? Kaya nga pag kinakausap mo sila, nililinaw mo. Para marinig nila yung sarili nila kung ano yung sinasabi nila. Kasi minsan, di nila naiintindihan kung anong pinagsasabi nila. Anong maunawaan ng Diyos? Anong ibig mong sabihin? Pero tayo na nag-aaral, our suffering may not feel little to us, but we can know beyond a shadow of doubt that it is of short duration. Yun lang sinasabi ni Pablo. Hindi niya sinasabi na hindi siya indifferent na parang hindi mo mararamdaman yung epekto ng suffering o pagkagutom.
Di ba, kung gutom ka, naramdam mo, tumutunog pa nga eh. Oh. Hindi yun ang ibig niya sinasabi. Ang sinasabi niya lang, dalawang bagay, nung sinabi niyang a little while, it is of short duration, kasi ang comparison is yung eternal glory mo. Pangalawa, there will be an end to it. Maaring ang the best end for you na maisip ng Lord, kunin ka na niya. Then he has brought you to a much, much more better position than you expect. Death, for a believer, is an entrance to what he has been hoping for a long time, to be with the Lord. Right? Oh. Eh bakit matatakot? So, it may not feel little, hindi naman yun ang sinasabi, talaga mararamdaman natin, again quoting John MacArthur, we're to live with the understanding, sabi ni John MacArthur, that God's purpose realized in the future requires some pain in the present. It may seem intense and it may seem long, but it's really very brief, just a little while. And thirdly, he is the one who gives unshakable confidence. Merong ibibigay sa atin ang Diyos, sabi, may ibibigay sa inyo. Number one, he will make us complete. Ibig sabihin, nung salita na yon, iahanda niya tayo for a future use, for a better use. May i-adjust siya. Kasi yung sa Greek, yung word na ginamit is parang medical term. Kunyari, misplace yung buto mo, ayusin. Kung bubuhat ka na mabigat, di-develop yung muscles mo. Ano ba yung bubuhatin mo? Ano ba dapat i-develop? Yung tuhod mo, yung ano, hindi ako masyado marunong doon. Pero parang ganun yung larawan. No. Isusupply ng Panginoon that which is kailangan para yung defect may isaayos. Yun po ang ibig sabihin ng perfect. Gagamitin ng Panginoon, sabi niya, I will make you complete. Kaya so, ang pinili lang Diyos through that suffering. Okay? Iba-iba yung ginamit. Dito ang sinasabi ni Pablo, yung suffering. Yung difficulty na hinaharap natin, no matter how small or big it is. No? Second, he shall establish us completely. Yan yung pangalawa. I-stabilize. Yun ang idea, to stand firm. God said, with this suffering, you would be stabilized by God. So that, hindi kayong mabuhay. Ako po, last year na aksidente sa bahay namin, and ever since, napuno ako sa sarili ko, mabuhay na ako. Kasi umampas yung ulo ko, buong katawan ko. So, yun lang ang naging epekto sa akin. Hindi naman ako nahihilo, pero hindi nga ako makapag-pray na totally nakapikit na nakatayo. Dahil ang feeling ko parang gumigewang ako. Wala naman akong vertigo. Naiintindihan nyo? Yung parang pakiramdam mo na ganun ka. Kaya nga pagka nagpe-pray, isa mata ko nakadilat. Kasi nga para mawala yung ganong pakiramdam ko na parang tutumba ako rito, tutumba ako doon. So yun ang ibig sabihin ng establish. Aalisin yung tendency mo na ganon. Ganon ang spiritual life mo. Establish ka niya. Pero ang nakita ng Panginoon, it is through that suffering na ma-accomplish niya yon. Kaya nga huwag tayong basta-basta parati na lang panalangin eh, mawala lahat yan. Thirdly, he shall strengthen us. Means to fill us with bodily strength or strength to bear all their suffering without wavering in their faith. You see, yan ang ibibigay ng Lord. Di niya tatanggalin yung suffering. Because between that, ma-achieve mo yon through that. So ang goal ng Lord, sa in-between,
Number one, ano yung sinabi ko sa inyo? Diba? He will make us complete. No? I-repair, i-mend kung ano yung dapat sa buhay natin. Pangalawa, He shall establish us completely. Means, aalisin niya yung tendency natin na maging mabuhay. And then, thirdly, He shall strengthen us if we feel niya tayo ng kinakailangang strength. So that we will not waver in our faith even when this suffering comes to us. Kaya nga nasusurprise tayo, ba't kaya nung iba? Parang ako hindi. Ako hanggang ngayon, tanongin niyo ako kung dadaan doon, di ko alam kung i-deny ko si Christ o hindi. Hindi ako sure. Ang sure ko lang, ligtas ako. Nahabag sa akin ng Panginoon. Whether makakatayo ako kung great tribulation, ha? Hindi ko alam. Kunyari, sabihin sa akin eh, Pastor, pag hindi mo dinenay si Christ, babariling ko tong asawa ko. Ay, asawa mo. Madali siguro, okay lang. Pwede pa naman magkasawa ng iba eh. Eh, kung anak mo, di ba sabihin mo, hindi na ako magkakanak, ang tanda ko din. Hindi mo masabi tinatanggal ko lang yung antok niya. So, ibig sabihin, can you? No, I just rely upon the promises of God. That as I obey Him, as I face these things, I will be able to. No? Because persecution, kaya kinumpara doon kay Satan, because the intention of Satan is to weaken and to wear out believers. Papagurin niya kayo hanggang sa masama ng kalooban niyo sa Panginoon. But, ang intention ng Lord is the opposite. Strengthen them to endure, make them solid. And then, yung ikaapat, settle. Yung salita pong settle sa Greek, describe that which is lying beneath. Ito ka, merong solid na susuporta sa'yo. Naalala niyo yung bato na tinayo sa sand, bato na tinayo sa solid rock. Dumating yung unos, kabi-kabilaan, whether the waves of the, kung ano pa man yan, but the one that is standing on the rocks remains safe. Doble-doble yung ano, sinuporta na, pinatibay ka na, tapos, there is something solid. A secure foundation. So, figuratively, it refers to providing a firm basis for belief, causing you to be firm and unwavering. So, apat yung ipinapangako. Kasi may ibang Bible scholar sinasabi panalangin yan. I think it's not a prayer offered by Peter, but it is A, promise. Through suffering, God will settle a man. So if God will provide that, can we face the difficulties in life as we journey towards that eternal glory? Yes, kung ipoprovide ng Panginoon. Kaya nga, sabi nung nag-retire ng pastor, si Pastor Stephen Cole, and I quote, and with this, we close. Sabi niya, one of the most crucial lessons to learn as a Christian is how to handle suffering. Totoo naman, amen ako dyan. In this fallen world, suffering is a certainty. Sigurado yan. It may be the physical suffering that goes with living in this frail body that gets sick and finally die. It may be the grief of watching a loved one suffer and die. It may be problems stemming from your own sin or from other sins against you. It may be the common pressures of life, of providing a living and wondering how you're going to pay all the bills. It may be the emotional suffering of struggling with feelings of inadequacy. Maybe loneliness, anger, worry, or fear. But wherever it comes from, suffering is inevitable. And it will make you grow bitter or better
depending on how you handle it. Tama naman siya. But Peter is saying, I want you to focus on God. God hasn't forgotten you in your suffering. He is the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ in the first place. Thus, you can trust Him to use the trial for His purpose in your life. May purpose ang Lord sa mga bagay na ito, because He is the sovereign Lord who has dominion forever and ever. Ang kalaban lang, ano? Trusting God. Trusting God. But God made that promise. Would you be able to believe that promise? And so in closing, let us pray. Especially for you in this church, because you are supposed to be Christ's witnesses to your own children, to your own family, to your friends. But if you fail in this suffering and fail to trust God, maapektuhan nyo. Actually, sinasabi rin ni Peter, suffering can be a tool for witnessing for Christ. If you're a member of this church, I would like to ask you to stand as we pray and ask the Lord to provide all these things, because suffering is inevitable. At na sa time na ito na you're thankful for your 21st as a church, let us join our hands in praying to God. In some way, thanking Him, because alam natin, may purpose siya. At ang purpose niya, ikatitibay natin. Na bagamat, suffering will not be little for us. No? Maaring maging mabigat. Yet, God made 4 promises. And let us pray that we can hold on that promises when that time of suffering comes to our life. So, may I ask the members of this church to rise. And let us join our hearts together in thanking God sa Kanyang grace, no, na Siya ang ating Diyos. Tayo po'y manalangin. O aming dakilang Diyos, marami pong salamat sa itinuro ni Pedro sa amin na sa pag-celebrate namin ang 21 years dito sa church na ito, Panginoon. Alam namin what suffering is, what trials and what difficulties is all about. We also acknowledge, Lord, that there are times we fail because na-overcome kami ng fear, nami-misled kami ng diablo, nadi-deceive po kami. And we acknowledge, Lord, we really need your help, because you even mentioned that the devil is looking for this very moment sa buhay namin and take advantage of it to weaken us, to make us grumble, to make us complainers, to make us not trust you. Maraming salamat, Panginoon, na ipinapaalala mo ito sa amin dito sa iglesia na nagse-celebrate. At nawa, Panginoon, kung ano pa mang taon meron sila ayon sa iyong kalooban, kung anong uri pa ng troubles, ng trials ang aharapin nila bilang individual Christians or as a church, tulungan mo sila, Panginoon. Dahil meron kang ibinigay na malinaw na promises. Aside from you being the God of all grace. And surely, lahat ng kailangan namin, maaring maipagkaloob mo. Yet, we acknowledge, Lord, that you also have ordained na magkaroon ng role ang suffering
sa aming buhay bago kami finally to be with Christ in eternal glory. We have learned four things from the Apostle Peter that are promises you made. Tulungan mo ang mga miyembro ng iglesia na ito, Panginoon, na matutong panghawakan literally ang mga promises na yan, dahil yan ay galing sa iyo as the God of all grace. That you have a purpose, that you have a solid reason. Help all of us, Lord, to be willing to enter into that part of life, even though, Panginoon, in varied ways, we might feel that suffering. But we thank you because you are with us. You will never leave us, and instead, Lord, fulfill what you promised to us. It is a promise of our steadfastness. It is a promise, Lord, that will surely lead us to eternity. Thank you, Lord Jesus, for the salvation that you have given. We pray for the others that they too may see that you are not merely a God that is glorious, but you are a gracious God. That if they call upon you through your Son, the Lord Jesus Christ, you will also receive them unto yourself. That you will forgive them from their sins. Help them, Lord, to believe, and help them, Lord, to come to Jesus Christ for their salvation. We commit these prayers to you, Father, in Jesus Christ's name. Amen.